ul ng bangus na nilagyan ko lang ng asin, luya, tsaka kamatis. So, ahantayin natin na kumulo siya yan. Kumulo na. Tapos nilagyan ko pala siya ng sili. Optional lang naman yan. Yan, kumukulo na siya. So, pwede na natin ilagay yung ating gulay sa ating pechay. Dalawang peraso lang yan ng baos. So, yan, luto na siya. Dito sa una nating recipe. May sabaw. At may gulay. Ayan siya, oh. Dalawang peraso lang yan ng bangus na ginawan ko ng apat na putahe para hindi nakakasawa. So, ayun. Ayan na yung pangalawang putahe, yung paksiw na yan ng bangus. So, ginawa ko siya na dislice ko lang yung tatlo. Then yan, pinaksiw ko siya. Siya naman, yung pangatlo is yung dalawang buntot. Binabad ko lang siya sa suka, asin, paminta, tsaka bawang. Bali, minarinate ko siya ng 24 hours. Ayan, tapos naglagay ako ng harina or pwede rin yung cornstarch. So, iko-coat lang natin side by side. Dapat naka-coat pareho yung bawat side niya. So, pag na-coat na yung both side, pipirito na natin siya. Ayan. Pinirito natin siya. Sinama ko na yung bawang para isahan na lang din ako dito. Then yan, kalamansi at saka sili. Yung pinigang kalamansi, nilagyan ko lang siya ng liquid seasoning. Ayan. And then, black pepper, paminta, paprika, optional lang naman yan. And then, igigisa na natin yung ating sibuyas. Saka natin ilalagay yung ating ginawang sauce. Haluin lang natin mabuti para magtama yung sauce tsaka yung ating sibuyas. Pag kumulo na siya, saka natin ilalagay yung ating pinirutong buntot na bangus. Ngayon, paliligoan lang natin siya ng sauce. Ano si Bia? Thank you.
siya sa kanilang po na si Lisa ibabaw. Yan. So, ready na yan. Luto na. Pwede na ihain sa mainit na kanin. Pang-apat na luto din sa bangus. Bale, nagluto na ako ng pechay na may meat sprout. And then, yan yung isang bangus na, isang bundot ng bangus na pinirito ko. So, yun. Bale, kasama lang yung pritong bangus yung gulay natin. Yan.